Pero yung... Hello, mic test. May beloved mic. I'm not referring to a person, I'm talking about the microphone, so yun lang, klaro lang po. May beloved microphone. May beloved microphone. Oh, nakita natin po, may MacBook po, NCF, it's, obviously it's Tiger. Orange Stripe Tiger in the wild, waving the flag of NCF, taunting the Ateneo crowd. And ano ang panlaban ng Ateneo? Wala silang Golden Knight na pinasok na costume. First and foremost, bawal kasi ang kabayo dito sa loob ng bawal ang Golden Knight. Kung bawal, hindi naman, porque ibig sabihin Golden Knight, dapat may kabayo na pwedeng yung knight lang mismo pumasok. Right Brian? Kung bawal ang kabayo, bakit hindi bawal ang wild animal? Mas dangerous nga magkaroon ng tiger. Mas dangerous ang tiger kumpara Yeah, especially when the tiger is waving a flag. So alam mong matalino ang tiger. Delikado na. A gifted tiger. Ang tanong kasi, sino ang magmamaskot ng kabayo kung Golden Knights? kung dapat may maskot. Again, hindi mo naman kailangan ng kabayo sa Golden Knights, pero nakita mo naman kasi sila natin na talaga may kabayo, di ba? Actually, kaya yan. Matali lang yan. Ginawa ko yun ng high school. Prop na kabayo dito sa sinusot lang na kabayo. And you can hear the Ateneo crowd cheering for their beloved team. Okay, live na po tayo ngayon dito sa JMR Coliseum, Jose M. Robredo Coliseum for the game 2 of UNC versus Ateneo, it's NCF versus Ateneo. Kung nakita po natin sa game 1, nanalo ang Golden Knights kontra NCF with only 1 point, 80-79. Sa mga kaka-tune in lang po sa ating live streaming, magandang gabi po. Yes, good evening po. Again, we are your beloved commentators. Although, we are unprofessional commentators. Klaro lang po, for those complaining about us. Ako po si Eman, and this of course, Brian Bulacao. Brian, introduce yourself. Relationship with you and with each other, and we
which you have equally blessed so as to reach this final game. Let them do their best. May the best win. But Father, remind them and steal into their hearts that it is not so much in winning the game that matters, but the increase of virtue that is only in a fair, just, being respectful and dignified game, that a loser wins and the winner doubly wins. May your name be honored, Father. Thy kingdom come. Thy will be done, now and forever. Amen.
Okay, again, so there you have it. The players of Ateneo have been introduced. Magsimula na pang laro. One big fight na nakikita nyo from Ateneo, and nakita nyo hindi kasi nakikita sa camera, but if you can see the mascot of NCF. Oi, what's up? Kita po sa camera ang mascot ng NCF Tiger. They're cheering the crowd on para magpala-cheer lang para sa NCF, trying to fire up the entire stage, the entire stadium for the NCF side. Ito po ang first five ng NCF Tigers. Number 12, Magalong. Number 6, Mendoza. Number 35, Opiana. Number 31, Okpe. And number 18, Barde. For Ateneo, we have Ana. We have number 0, Canlas. Number 24, Gawin Fernandez. Number 16, Importante. And number 20, Cabaez. Okay, we have the ball for Ateneo. Hindi ko pa nakikita, but apparently, pa-pasa ay nag-overshoot, hindi na-pasa ni Andy na kuha ni Gawin. Hello, mic test. Nakita ba ito? Narinig ba? Okay, good. Now we have NCF with the ball, number 6. That's Mendoza. Pass number 12, Magalong. Now we have 5, Opiana. Medyo nahihirapan sila mag-design kung sinong tira. Opiana call for 2. Wala! Rebound by Gawin of Ateneo. The crowd goes wild. Pasa kay Canlas, back to Gawin. And now we have Ana with the ball for Cabaez. Cabaez trying to find an opening up against Okpe, goal for 2. And rebound by Fernandez. Wala! I've just noticed na mas malas pala lukso ni Gawin against Okpe. Gawin pass to Cabaez. We have Ana, goal for 2 points, and it's 8:24 seconds violation. I'm sorry. He did not take his time to shoot. And now Opiana with the ball for NCF. Ito, nasa game 2 na po tayo. Ito ang malaking presyo po ang nasa side ng NCF ngayon kasi this are do or die game para sa Tigers. Oh, nakausap natin si Coach Jaime Cadores about their plan nung first game and how the game plan was. Sabi ni Coach Jaime, nagka-problema lang daw sila nung mga fouls given by Mendoza kasi alam naman natin na si Magalong, si Mendoza at si Herminio dinagdagan pa ni Opiana. Apat ang nawala star players sa side ng NCF kaya daw nanalo ang Ateneo Golden Knights. But this game, titingnan nila, susubukan nila kung ano ang magagawa. Ika nga eh, nagkaroon ng mga puntos ang side ng Ateneo dahil na rin sa mga fouls ng players ng NCF. Sabi naman ng Coach Nolly, ayun na, interview rin natin kanina. Magiging problema lang nila ay ang kanilang opensa at depensa. Sabi pa ni Coach Noli, ang NCF is a big team to beat. Ang problema lang ng Ateneo, ang ipag-iilihan nilang side is the free throws. Ito ang titingnan nila kung marami sila may pagkukulang.
sabi nga yung coach Nolly. And the first 2 points, Calibo sa NCF after 2 minutes and 30 seconds. Medyo matagal-tagal po para bago naaputo sa both three ang ayaw, isang team. First blood drawn by the Tigers. We have now Ana with the ball, trying to make up with the loss. Importante, masyadong kwardyado. Pass to Cabayes for 2, wala! Rebound by number 18 of NCF, Barde. And it's a foul committed by number 16, Importante of Ateneo. First foul by the Golden Knights, pushing our offense. First personal foul, first team foul, ball possession for the NCF Tigers. And nakita natin, nag-substitute. Canlas out and we have number 6, Delfino in of Ateneo. And of course, we also have Hermoso in now. Medyo hindi ko nakita kung sino ang tingin face niya. Then again, another foul committed by the Golden Knights. I'm sorry, correction, it's stepping on the line by the NCF Tigers. And now nakita natin Santos pumapasok facing number 20 Cabayes for this round. Medyo ang daming mga turnovers ng Ateneo for the first quarter pa lang. 6 minutes and 49 seconds remaining and still NCF pa lang nakaka-score. Makita natin, ito na ang big five ng both teams. We have Okpe and si Gawin sa both sides. Talagang ipapakita ng NCF at Ateneo kung ano ang kanilang tunay na laro at kung sino-sinong mga players ang magpapangat sa kanilang mga institution. We can see na ang mas maraming pressure ang nasa side ng NCF dahil this is a do or die game for them. That's exactly us. Yung from the last game, nung talo sila ng Ateneo, nawala na yung twice to beat status nila. Hindi nila masyadong napakinabangan yun to take advantage against the Golden Knights. If they won that game, wala na sana masyadong pag-asa Ateneo, right? Oo. As we can see, ito rin sa side ng Ateneo. Talagang full pack, maika nga ang kanilang first five. We have Gawin Fernandez na nakapag-contribute ng 17 points last game. At ipinasok na rin si Tria with 14 points. At si Santos na nagkaroon rin ng 16 points. Nakita natin, nagkakagulo sa loob ng ring, sa loob ng court of NCF ang Ateneo. But they managed to score for the first time the game by Santos. First blood drawn by the Ateneo Golden Knights. They now have a single with the ball for NCF. Goes for a 3-point shot. Wala. Rebound, Hermoso. Hermoso dashing through the court. And the last touch by Estingol. Kaya hindi masyadong agapan ni Santos sa bola. Out of bounce ball. Ball possession for NCF. We have Estingol with the ball now for the Tigers. 18 seconds to shoot. It's Estingol against Cabayes. To Okpe and then back to Singor. Still by Santos of Ateneo. Passes to Cabayes. I'm sorry, it's Delfino. And that's a block by Okpe. A big block against Santos of Ateneo. Makita natin na medyo at a disadvantage naman kasi in terms of height si Delfino against Okpe. Kaya we kind of saw that coming, that big block. And then we have Hermoso of Ateneo with the ball. The fastest, the fastest player of the Golden Knights. We have Delfino struggling against Okpe. Delfino with the ball, trying to go in. And driving violation committed by the Golden Knights. Nakausap pa rin natin si Coach Jaime Cadores ng NCF. Sabi niya, ang kanilang plano para sa ngayon ay ang opensa ay palalakasin nila ang opensa nila kasi nga sabi niya a great offense lalo ng defense ay palalakasin nila kasi ang sabi niya mga laro pero nahata ko rin
parang it's like NCF, yung dominant ang kanilang opensa as we've seen, seen from the previous games na from the start pa lang, malakas ang opensa nila and if coach Padore is planning to enforce their offense, it's like medyo overkill naman para sa atin yun, di ba? Saka iiwasan, sabi ni coach, iiwasan rin nila yung mga fouls. Talagang hindi nila napigilan kasi nga yung pressure sa final game. Alam naman natin yan. Alam yan ng mga basketball players. Hindi lang ng mga basketball players. Sa mga players na kalaro papunta sa finals. Alam yan kung gaano kalaki ang pressure. Yes, exactly. Anyway, we have the first 3 points of the game coming from Herminio of NCF. Nakita natin from the previous game, he has 9 points all in all, 2 3-point attempts, kaso wala akong nakapasok, and the 2-point attempts, 12 2-point attempts, with 3 making it. 4 minutes, 6 seconds remaining, and ang NCF, lamang by 3 points against the Golden Knights. And a foul called by the referee. Pangalawang foul na ng Ateneo. Foul by... Sorry, I did not quite hear kung sino naka-foul. So I guess mabalik na ako sa inyo yung books. We have Herminio on the foul line. Pasok ang unang shot. It's now NCF with a 4-point lead against the Golden Knights. 4 minutes, 3 seconds remaining. Ateneo with 3 team fouls. That's 1 out of 2. Tulad na sabi ni Coach CJ, every free throw counts. Kung hindi mo na pasok isang 1-point shot, it will help you in the it will help you in the future in the game kasi nga every point counts, makikita mo kung gano sa nakalamang ang team niyo against the other team kung napasok mo yung mga gano'n na shots. So di ba sayang talaga kung hindi mo na make every point. Shots! He is on fire today! Di ba si Herminio yung... Si Herminio ba yung ano? 3-point shooter ng NCF? Oh, isa siya sa mga 3-point shooter ng NCF. Oh, and that explains a lot kasi nga umakita natin ang first 5 ng NCF, ang offense nila is basing so much on a 3-point shot and ang defense nila malakas na loob. Samantala ang offense ang first 5 ng Ateneo, makita natin na magaling sila sa mga 2-point shots pero inagaman ito ng NCF Tigers. Tama, and talaga pinanindigan talaga ni coach ang kanyang sinabi kanina from the interview na a good offense is a good defense. We have exactly, and it's paying out well so far for them. Makita natin na ang NCF ay lamang by 9 points against the Golden Knights, and ang Golden Knights not being able to score for the past 3 minutes in the first part of the game. Anyway, that's hermoso, that's a pie in the court! That's a pilok siguro, I saw that, medyo na sigat at ang pie, hindi nakita na referee. Tanoy for 2! Second score for Ateneo in the first quarter so far. And now, NCF recovered the ball. Naga ni Canlas for Ateneo. Hermoso ball for 3! Wala! And that's a foul! Ito kasi sa mga pag-play sa makikita natin ang pag-aaral ng 3-point shooting. Maraming kasi yung problema sa mga ball handling, lalo na pag-pass handball, lalo na pag-adjust doon.
Yeah. Exactly, kasi minsan talaga na talaga sobrang stress, sobrang pressure ng game. Hindi mo na-estimate kung kano'ng makalakas ang magpasa mo o kano'ng kahina. Like I said, hindi mo na-estimate kung kano'ng kalakas o kano'ng kahina ang magpasa mo. Minsan ang overshoot mo, hindi na kuha ng the person you're passing it to and naka-out of bounds ang ball, which is a big dilemma for the team. Buti ata na yun, na-handle na ang stress na yun. So far, so good. Another substitution. Yan na si Opia of NCF. First penalty for Ateneo for 5 pounds. Isa sa mga faktor ay na nangyayari na ng Tigers ay maring panalain yung players na umabangga sila sa mga malalaking players na Ateneo. Ito ang isa sa lang natin makita ng ganitong laro na talagang may ipagpagpangan mismo yung mga malalaking players. And of course, hindi ito mangyayaring larong ito without our sponsors naman. So glad to mention our sponsors, I'm sorry. This game will not be possible and this live stream will not be possible without our sponsors, the Bichara and Sons Incorporated, and of course, the government of Naga with the Naga City Sports Office headed by Sir Francis Barha of the Naga City Hall. 1:37 seconds remaining. So pa rin po ang Ateneo in terms of scoring. 9 points lead pa rin ang Tigers against the Golden Knights. And now, nakita natin nag-struggle sa loob ang NCF to score. Out of bounds ball. No, collection, it's a block. Block nga pala siya. Ball possession back to NCF. 1:08 seconds remaining. And that's another foul by Ateneo. First one of the foul of Canlas for Ateneo. And of course, that puts Sakio of NCF on the foul line for NCF. 2-point free throw. First shot, it's not good. And nakita nyo, 0-2 sa free throw ni Silio. We have Ateneo with the ball now, Calas. Going in for 2 points. Nalagpasan niya si Okpe, hindi po naabot ni Okpe ang kanyang, hindi po na-block ni Okpe. Kasi pumapalya rin ang mga players, hindi natin 100% na maka-assure na talaga magagawa nila ang katulang papakot sa mga finals na tayo. Exactly, kasi nga, finals na nga talaga ito, it's a do or die game ang finals. Especially with NCF, with their championship on the line here. Point in this game series. And Ateneo so far has been the biggest threat of NCF from the beginning of the season. And that proved to be a big challenge noong last game, first championship game. Nang natalo na Ateneo ang NCF. Miracle nga ba? 21 seconds remaining, the first quarter, 13-6. We have NCF with the ball. Mendoza pass to wala pasok yun. Sa pasok Romana. Sa pasok, we have Filipino with the ball now of Ateneo. Dimdam trying to find opening. Ana for three. That's a foul by Opiana of NCF. First personal foul of NCF of Opiana. Team foul of NCF. And personally, I would have shook hands with the piano of NCF kasi nandito sa harap namin kayo sa table.
kasi natin ang hinay sa foul na yun. So yeah, I'm a big fan of star players of both NCF and Ateneo. Magkita natin ang performance. Sana makita natin sa siguro mga last sa third quarter or fourth quarter yung star players ng Ateneo in the big five. Nila fighting to the death, not to the death, not literally. And Dim Dam going for 2 points, wala pa rin. Rebound by number 12, NCL Magalong. And that concludes the game for the first quarter of the second game, the second championship game for this season. With the final score for the first quarter, NCF with 30 points against the Ateneo Golden Knights, 7 points, 4-point lead by the Tigers. I'm sorry, 4-point lead, it's a 6-point lead by the Tigers. And we'll be back for the second quarter. Stay tuned, folks. I'm sorry, Corpus, the second quarter pala. Just a quick question, Brian. In terms of strategy, ano ba nakita mo ang best option na Ateneo para makahabol the score na NCF? Siguro kung magpapatalagin, that's actually correct. Tama yung sabi mo na mag-foul sila, as I've noticed also na medyo from the very beginning pa lang, first quarter, aggressive na move ng NCF, kasi nga sabi diba ni coach na the best defense is offense, and kung tutublan mo offense mo, talaga magiging aggressive ang gameplay mo, and kung aggressive ang gameplay mo, hindi sabihin there's a high likelihood na makakaroon ka ng maraming foul for the team. Ginagamit ng Ateneo ang offense against, ay offense sa NCF against themselves, kasi ang offense nila is their biggest strength and also their biggest weakness. And now kumbaga
kumbaga sa laro ng Busoy, eh magiging natin puro hard cards out na sa ng NCF, sa panic, and so ang strategy natin ngayon is to wait, ubusin muna ang mga hard cards na konti-konti bago yung nailapas kanilang mga alas. Medyo hindi ko nakita ko nangyari ito kanina, and nakita natin pinapagalitan si Parte of NCF with coach. That's a foul called by the referee. This is a foul. It's an unsportsmanlike foul committed by the Ateneo player Santos. Para pong may team foul ang buti. And that's magkano ang foul line. Guess we'll have to see that performance. Makita natin, siguro makita na natin yung performance ni Magalo throughout the game. We'll have to see what's the strategy for... I'm sorry, medyo nabulag ako from the game. Masa na intense in the first and second quarter ang mangyari. Medyo nag-exchange na ng thoughts between the crowds of NCF and the Ateneo Golden Knights. Mascot ng NCF? Medyo hindi ko na nakikita. Si Mikey Tiger ng NCF. Buto ba NCF may mascot? Anyway, it's not about the mascot, it's about the gameplay. Nakakita ko kita ang resulta. Traveling offense and traveling violation committed by the NCF. 7 minutes 43 seconds. Lalo pa rin the NCF by 5 points against the Golden Knights. 7 minutes 21 seconds remaining. Hermoso with the ball to Aga. That's to Tanoy. Tanoy against number 11 of NCF. Sakilio going for 2 points. Rebound ni Aga. Ito na po, deep down, 3-point line, wala! And that's a foul by number 11 of NCF, Sakilio. Second team foul na lang. Ay, correction, second team foul pala ng Ateneo. Wait, medyo parang may mali sa scoreboard ah. I guess we'll have to check. I think that was a foul by the NCF Tigers, pero medyo ka parang hindi ba natin nakita ng referee. Skid by number 15. That's a foul. Foul by the referee. It's a foul by the NCF Tigers. Oo nga, pero as you can see, kung ano rin ang foul na NCF, yun ang foul na Ateneo. So medyo parang nag-exchange ng foul sa both teams. And hindi to in favor of Ateneo mostly kasi ang strategy ng Ateneo is to foul out most of the players ng NCF. And hindi na ito magawa kung Ateneo is in equal fouls with the Tigers, di ba? Thank you.
from the very start pa lang, ang player sa Ateneo is good in the inside, pero medyo alangan sila the three-point line. And kung makikita natin sa statistics from the last game, konting-konti lang ang mga three-point attempts na nakapasok from Ateneo, and most na scores nila is from the two-point shots. Yes, one point out of two in the free one out of two in the free throw. Can last in the ball of Ateneo. Bahala Tabelo. He saw Fernandez in the open. Steal by number 6 Mendoza of NCF. And that's a block by number 7 of Ateneo Santos. And foul ng Ateneo, 13 foul. And another foul, Fernandez. Pangalawang foul ni Gawin of Ateneo. And we have a piano on the foul line for NCF. 1 point. Hindi pa makinaka. Liyong ako. And that's 2-2. Makita naman natin si Obiana when it comes to free throw shots. Pag belo-belo siya sa ano sa ring, eh, sa court, eh hindi ninipis ang tira niya. One of the time. Yera against Okpe and sa Bagbarte, medyo nahirapan siya doon. Hindi niya napasa sa successful yung bola. Obiana with the ball. It's now Mendoza, back to Obiana, going for two, and it's a block by Fernandez. Fernandez using his height advantage against Mendoza, and that's the first timeout for this game by the, that's NCF, by the Tigers. First timeout called by Coach Cadores of the Tigers. Hindi, wala masyadong ano, wala masyadong traction. Wala masyadong traction ang players ng NCF, medyo nahihirapan silang mag-regain ng kailang momentum as nakita natin defense ng Ateneo medyo tumataas na. Pero at the same time, Ateneo dumataas rin ang kailang fouls. Medyo delikado sa kanilang players as again, sabi ni Coach Nolly, ang kanyang strategy is to foul out most of the players ng NCF, and hindi na tumagawa kung ang nag-foul out, nauna mag-foul out ay Ateneo. Let me take first a short break. Medyo na papause na ako from talking. That's scored by NCF. I'm sorry. I will just scored by Ateneo. Also, magkalaylo na ako sa boses ngayon, sa boses ko, pero ay magkalaylo ako kasi sa boses ko kasi paas na ako konti. Kasi na-apekto ng pressure ng larong ito. Kaya kasi napapaos ako kasi hindi ko narinig ang aking boses as relentless ang fan ng both NCF and Ateneo for cheering their team on. Kaya hindi ko understand the pressure that I'm in na lakas ang boses ko. Lamang na naman ang NCF Tigers against the Golden Knights, 21 against 9.
That's about, oh no, it's now 21 against 11, about 10-point lead for the Tigers against the Golden Knights. With four fouls against by the Golden Knights against the NCF, three fouls. I do apologize for my foul line. 3 minutes 59 seconds remaining. Laman pa rin ng 10 points ang NCF against the Golden Knights. 2 points, the long free throw block given to number 11, Sakilio. And that's 2 for 2. Kung marinig po natin, guys, relentless po ang both fans of the Tigers and the Golden Knights for cheering their team. Parte.
Barde ngayon, pagalong, foul! That's number 12 of NCF Tigers in Magalo. One point for the Tigers. Lumalaman ka naman, tumatas naman ang agwat ng score between the two teams. And that's a timeout by the Golden Knights, predictably. We are back to the ball game. Score so far 14-28 by the NCF Tigers against the Golden Knights. 2 minutes 55 seconds remaining. Lumang na lumang pa rin po ang NCF Tigers against the Golden Knights. And as you can see, nakita natin ang strategy ng Tigers against the Golden Knights is to keep the pressure on and keep scoring. Nakita natin si Fernandez with the ball of Ateneo. The foul in number 7 of NCF, si Romana. First personal foul. Penalty, Fernandez on the foul line. Correction, it's number 11 on the foul, Fakilio. Kung maalala natin nung si... Si Fernandez ang nakapagtala ng maraming free throws. Kasi sa kanya, siya yung taong nakakapagbigay, nakakakuha ng mga fouls para sa NCF at saka na nakukuha niya yung mga free throws at yun ang nakapagpanalo sa Ateneo Golden Knights last game 1. Exactly, araw ko na din sabi Brian, si Fernandez ang pinaka best free throw shooter ng Ateneo Golden Knights. Nag-focus siya when it comes to shooting. Now we have Calas with the ball of Ateneo. Pass to number 7, Santos. Now with Tria to Fernandez. Back to Tria. Back to Fernandez. 3 seconds to shoot. Yan na nga ang sinasabi ko kanina. Kahit maliit na players ng NCF, bumabangga sa mga tataas na players ng NCF. Yan tinatawag ng mga Ateneo. Yan tinatawag ng mga small but terrible players of the Tigers. Courtesy of Opiana, bumangga kay Fernandez. That's another foul. And that's a foul by Opiana. Second personal foul. And that's Santos on the foul line for Ateneo. 1 minute 48 seconds remaining. Limang na limang po ang Tigers against the Golden Knights. 32 against 17. That's 1 of 2. Okay.
yung foul yun. I think that was Canlas' foul, Ateneo. Ah, yes, it's by Canlas na foul, and that's Aquilio na foul line. It's Aquilio, isa rin sa best free throw shooters ng NCF. That's 2 for 2. Canlas with the ball of Ateneo. That's Canlas against Hermino. Parang yung plano ni Coach Noling magigyan sa mga free throws eh, parang na-reverse ang kanilang plano parang sa NCF kasi mga free throws. Kasi kung tutusin, kung tinitingnan mo yung Game 1 championship na nanalo ang Ateneo by fouls, syempre makikita mo mag-adjust sa NCF. Kung gagamitin mo same strategy from the Game 1, eh talaga may predict ni Coach Cadores ang iyong strategy na ay ang ano, ganyan strategy. Oo, talagang matatalo tayo pag maraming fouls. Given na yung mga nakapagtala ng fouls ay yung mga top players ng NCF Tigers. And note, hindi lang po ang Ateneo na mayroong mga best free throw shooters ng season, it's also NCF na yung mga galing ng free throw. Let's go na sa foul line. 1 point for Ateneo. That's 1 out of 2 rebound ng NCF. Ball possession for Ateneo. Nice goal there by Canlas Tig. Lang nung nakuha niya ang bola on the outside, pinasa niya, binatawan niya sa paa. Buti lang hindi tinama sa ulo ni Magalong. I think sa violation kung gawin niya nun. Siguro technique rin yun para pag na-out na yung bola, ibigay sa last na, kung kanino last na natas yung bola, siya ang responsible kung kanino lamang ibigay bola. Exactly, technique rin yun. Pero kung sakali pinatama niya siguro sa ulo ni Magalong ang bola, eh technical na ata yan, hindi yung technique. Technical yan. And Opiana with the ball. Now with Hermino. Out of bounds. Possession for Ateneo. 46 minutes remaining. 24 against 18. Lamang na lamang po ang NCF Tigers. Maintaining their advantage against the Golden Knights. Consistent ang strategy ni Coach Cadores. The best offense is the best defense is offense. Ana going for 2, the agaw ni Sakilio, pero it's a foul. Foul called by second half pa, first half pa lang, nagkaroon na ng 3 fouls si Sakilio. Medyo delikado, Sakilio is the best free throw shooter ng NCF. And best 2-point guard na, 2-point shooter ng NCF. At paninigyan ng dalawang free throw si Ana. Sa foul na yun kasi both teams ang penalties, 5 team fouls na. Pero I guess it's good naman na ang na-foul ni Sakilio is not really the worst, pero Ana is not really the best free throw shooter ng Ateneo. He's more of a clutch shooter, kumbaga dumating lang yung best niya pag na-pressure siya. Santos on the foul line. And makikita natin medyo pa konti-konti umahawa yung score natin eh. Yung kanina is 12 points against 13. Nakita natin ngayon is 20 against 34. Barde, pawis na pawis. Tumba, labas sa court. Magbibigyan ng free throw si Barde. Si Big and Barde. Ito ang gusto ko, pag marami talagang crowd na nanonood, marami ka makikita mga interesting figureheads. So, nakita natin si Father Viray of Ateneo na nasa taas kanina. And of course, mga officials ng NCF, and very sure na dito
Noon. And syempre, let's not forget about the beautiful girls of both schools. Oh, and ang president nga pala ng NCF, nandito rin. Both presidents ng schools. Hermoso. Santos, wala! Ana! Wala rin! And it's a foul, nakakita ng referee. That's a foul by Okpe. Personal foul of the tallest player of the Tigers. Timeout muna. By the Tigers. Two timeouts na in the game. Babalik po kami. Babalik po kami. 18 seconds remaining. And we are back to ballgame, folks. Versus against 28 seconds remaining for the first half of the game. Oh, magkakaroon ng free throw si... I think magkakaroon natin ng intermission sharing spot ng Ateneo or... magkakaroon ba ng intermission ng Ateneo? And NCF? Am I right? Oh. Please schedule, folks, at halftime. Magkakaroon ng intermission ng both... cheering squad sa schools. That's Anna the foul line. Again, Anna, not the best free throw shooters ng Ateneo. That's one out of two. 21-36. Lamang pa rin ng NCF. 15 seconds to shoot, 15 seconds left for the first half. Out of bounds, and a step on the line. No, correction, it's another foul. Nasa foul line, Cherminho, ng NCF. We have 36-21. 15-point lead by the Tigers. First second free throw. One against two. 9 seconds remaining for the first half. Medyo nakita natin ang first and second quarter pa lang. Intense na ang gameplay ng both teams. And of course, makita natin yung mas angat pa rin ang offense ng NCF against the Golden Knights. And ang fouls. Take note ang fouls ng NCF. Nakita na notice ko, lumalamang na. I steal na bola ni Hermenio, pero wala. And that concludes the game for the first half. 37 against 21, lamang NCF and the Golden Knights. Folks, please stay tuned. Manood po kayo ng intermission number ng cheering squad, both teams. We'll be right back for the second half. Thank you.
Ladies and gentlemen, kung nasa point doon ay pala kasabago, siguro ang mascot ng Ateneo, ang limang mascot ng Ateneo, si Sir Paduman Cabalcio, si Burrito. Nasa natin po sila. Ayun na ba yan? Acknowledge nyo na po ang presence kang mascot ng Ateneo. Or should I say, mascots pala. Back to the ball game. 30 seconds remaining para magsimula ang third quarter. Kung nakita mo kanina performance ng Ateneo Cavalry and of course the cheering squad of NCF, stay tuned para sa first game. A spectacular performance by the cheering squad of both teams, by the way.
And now, let the game begin. Welcome to the third quarter of the game. Still, NCF in the lead by 15 points. They're 7-21. Okay na, nasa third quarter na po tayo mga kaibigan, magandang gabi po. Ayan, Santos. Pero, now kay Mendoza. Now 37-21, 16 point lead by the NCF Tigers, the defending champions. Kanina Andres, wala, rebound ni Fernandez. Delfino. Delfino, the jumper, no. Buhal ni Fernandez. Santos, the jumper, wala. Rebound na naman ni Fernandez. Tanoy, with three. Wala pa rin. 7 ang attempts, pero wala pa rin pumapasok o pumupunto sa side ng Ateneo. Medyo po nahalata natin para nagsimula pa lang third quarter, may init na bagbakan ng both teams. Medyo nahihirapan sila pareho mag-score for their ano team, di ba? Oo. Grabe ang heavy na pagwasya ng NCF against the Golden Knights and equally the same for the Golden Knights against NCF. Oo, talaga. Depensa ang pinapairal ng both teams. Medyo parang nahalata na ng Ateneo Golden Knights na hindi effective ang strategy na ipa-foul out ang mga star players ng NCF. So they're sticking to the ano, strengthening their defense against the Golden Knights, Tigers. Oo, makikita natin dyan. Well, ang bola ay nasa Ateneo ngayon. Fernandez, tingnan natin kung makakapagtala na naman ng matataas na punto si Gawin Fernandez. Wala. Medyo nakita natin nahihirapan si Gawin. Still, kay Mendoza. Ang bola, wala. Sumabay si Mendoza. Wala. Hinabol ni Herminio ang bola at nakapagtala ng 2 points. The intensity of this game is very high, including to all the fans watching here live. And the stress levels among the players are very high as well. Nakita natin ang tension, nakita natin ang stress na experience of players, nakita natin ang mga failed attempts to shoot, and of course, yung nakita natin sa NCF, yung build na pag ng pagpasa. We have almost 5,000 people watching inside the Jesse M. Robredo Coliseum watching the game too. And of it's the, gonna be one hell of a payday for us. There's a number of people here. Ito kasi ang posibleng last game sa finals kung mananalo ang Ateneo, pero magkakaroon ang game 3 kung mananalo naman ang NCF Tigers. And that's the first 3 points of the Ateneo Golden Knights in courtesy of Delfino, of Ateneo. Napitawan ni Sagilio ang bola. Still by Fernandez. Hermoso! Wala! Assist by Santos. Ateneo, step by step, umahabol ng konti sa score. Tingnan natin kung makita natin. Relax, relax lang ang team ng NCF. Timeout po. Ito ang problema ng players ng NCF, yung fouls na naman. Alam mo, nung game 1, isang malaking factor kung bakit na nanalo ang Golden Knights kasi sa mga fouls ng 4 players ng NCF. Yeah, exactly as I've said before, masyado aggressive ang ano gameplay ng NCF. Double na pa sa sinabi ni Coach Cadores na double na offense nila. So, double the offense means double the aggression, and double the aggression means nag-double rin ang possibility na ma-fall out of most of players ng NCF. Oo. Nakita natin may 5 fouls agad, di ba?
7 minutes, 9 seconds remaining sa third quarter, mga kaibigan. Nasa second half na po tayo. At buhay na buhay ang lahat ng nanonood dito sa Jesse M. Robredo Coliseum sa finals ng 9 Taga City Inter-Collegiate Basketball Tournament. Pabibigyan po ng free throw si Santos. Santos, free throw talaga, ano? From the very start of the game sa reserve the season. Isa na siya sa mga tinatawag nating clutch players ng Ateneo. Oo. Kung na when the pressure comes to shove or when the push comes to shove, mas ano, he's pushing harder. Palaka. Kung makita natin, si Santos talagang very effective siya sa loob ng court, lalong-lalo na sa mga assist, lalo sa rebound at mga assist na puntos. And especially follow-ups kung may previous games. If I can remember correctly, I think it was from PSU, yung pag 2-point shot ni Gawi, pumasok, and I think that's the first ever dunk, or no? Ayun na naman si Santos! Wala! Rebound ni Paglalong! Si Stingor! Isa sa mabibilis na players ng NCF, Herminio, wala rin. Ilinuwa ang bola. Canlas. Delfino, well guarded. Santos again. Talagang malaki ang pinagkikitang opensa ng both teams po. NCF at Ateneo, malaki ang opensa. And the crowd in violation for NCF. The crowd is going wild, ladies and gentlemen. Kumakita natin, intense ang support ng Ateneo crowd and NCF crowd for their teams. Kung naririto po kayo at nanonood sa JMR Coliseum, talagang mapifeel nyo po kung gaano ka-intense ang labanang ito. Doon po sa mga kaya, pumasok din sa JMR Coliseum para manood. Do so, kasi kumakita nyo, dito nyo mapifeel ang pagka-intense ng game to ng finals between Ateneo and the Tigers. Siguro mas intense to kumpara sa game 1. Mas lalong lumalaki ang mga tao at lalong magpapabuhay sa loob ng both fans ng ating. Ayan, paunti-unting umahabol ang Ateneo na hindi na, para hindi na feel ng NCF. Parde, pumasok. Pinasa. Opiana, pinasa kay Herminio, wala. Sakilio, rebound, jumper, wala rin. Last touch ni number 11 of NCF, sino nga yan? Si Sakilio, last touch si Sakilio. Or correction ni Magalong of NCF, ball pass natin for Ateneo. Itong last 5 minutes, ay itong first 5 minutes ng third quarter, talagang mainit na mainit ang bakbakan. Sinimulan agad nila ang second half ng talagang na mga powerful Ateneo, shots. Ateneo not allowing the Tigers to score, not even 1 point, kahit sa free throw, wala. Siguro talaga natatala ng pressure ang players ng NCF. It's like, nag-change lang ng tactic from being submissive to being aggressive, kumbaga. Ang magaling ang pinapakitang rebound, ang coverage ng bola ng Ateneo, yung nakakapadagdag sa kanila ng winning factor, ika nga. And it's a foul, first foul na Ateneo. Nasa foul line po. Ay wala, walang free throw na ibinigay. Nasa NCF pa rin ang bola. Ano kay Herminio, steal ni Kalla, ni Hermoso. Hermoso, tumatakbo sa court. Wala pa rin. Hermoso, well guarded. Magalong. Na-steal ang bola. Coliseum Parte. Opiana. Ito, isa sa mga pinagmamalaki ni Coach Jaime Cortares ng NCF, si Opiana. Talagang malaki ang maitutulong ngayong game, sabi ni Coach Jaime. Si Opiana ang pantapat ni Coach Cadores para sa tinatawag natin fastest player ng Ateneo, which is Hermoso. So nakita natin si Hermoso at Opiana matching up.
pinasa na lang ni Hermoso. Ayun na lang, steal na naman ang NCF. Foul! Coliseum Hermoso. That's the last thing that Hermoso wants is na magkaroon siya ng foul. Adding up to is already two fouls for Ateneo. For the last 6 minutes, nakakadalawang puntos pa lang ang NCF kumpara sa Ateneo na nakapagtala na ng 7 puntos. Talaga, the pressure is on. Pero kung makikita natin si Coach Cadores, kalma-kalma lang for the NCF Tigers. Coach. Rebound by Ana. Fernandez with the ball. Popiana! Na-steal ang bola! Binigay kay Sagilio! Pumasok! Pero humihingi ng foul si Sagilio dun sa referee. Walang binigay ang foul ang referee. Wala siya nakita, wala. Wala! 3 minutes, 30 seconds remaining, it's 41-28. Lamang pa rin ang NCF Tigers ball against the Golden Knights. And we have Fernandez in the ball, and of course we'd like to thank our sponsor, Santos! Wala! Ilinawa ang bola! Mendoza! Papasok! Nakagawa ni Gawin! Fernandez! Ana with the ball! I think that's a foul by Ana. Nakita ng referee. Galit na galit ang assistant coach na si Casey ng Ateneo sa tawag na yun ng referee. Ito na, pumasok na si Kabais ng Ateneo. Obiana, Mendoza, for three, pasok! Ang NCF, mabawi na po sa attack. Two points lang pala ang nagawa ni Mendoza para sa NCF. Yeah, Torpino with the ball going for 2 points. Pinapatay, 2 points sa NCF. Now NCF with a 30-point lead against the Golden Knights. 2 minutes, 25 seconds remaining. And again, we'd like to thank our sponsors, Pichara and Sons Corporation, and of course, the Naga City Government of Naga, and the Naga City Sports Office, headed by Sir Francis. 2 points, corner si ni Sagilio. Steal, Mendoza. Pumasok, lay it up. Oh! Pinasabay si Kanla sa Ateneo, walang masabi. Nabubuhayan ang dugo ang Tigers. Tag time out na ang Ateneo. Forcing to stop the bleeding. 47-30, 17-point lead by the Tigers, defending champion. With 2 minutes remaining in the third quarter. Back to the ball game, ladies and gentlemen. Lamang pa rin ng NCF Tigers, 17 points against the Golden Knights, 47-30, and 2 minutes remaining for the third quarter. Nabuhayan ang loob ang NCF Tigers! So
sakali manalo NCF Tigers dito, medyo mahirapan ang Ateneo na bumawi for the Game 3 as bumagin natin yung Game 1, manalo ang Ateneo dahil may mere chance lamang because of the foul, mga fouls of NCF. And free throw shots of Gawin. Malaki ang na i-contribute ang mga fouls ng NCF sa free throw ng Ateneo. And Nera going for three. Hermoso! It's Nera. Si Nera, sabi ni Coach Noliayo, isa sa pinaka-inaasahan niyang players ngayon to shine out for Ateneo kasi graduating student si Nera. Oh, nakatawa niya. Isa siya sa mga, kumbaga, naiging figurehead for the team of the Ateneo. Kung masabi mo ang, pag minimension mo ang name ng Ateneo, Ateneo team on basketball, nakita natin na pumapasok sa image natin ang mukha ni Gawin and of course si Nera. But of course, dapat natin tanggalin ang mga emotions na yan. We need to focus in order to win. Sakilio with the jumper. Pumasok! 49-34, 50 seconds remaining sa third quarter. Hermoso. Reverse layup. Wala. Rebound ni Taloy. And a foul. Called by the referee. Foul ang ginawad kay Barde. Ayan na. Nag-accumulate na mga fouls na NCF Tigers. Yan ang pinakadelikado para sa NCF. Yan ang naging dahilan kung bakit natalo ang defending champion. At pinakayosin naman dito ay ang deja vu moment na maulit ang game 1 nila from the Friday. Seconds remaining po. 15 point lead by the defending champion. Bola pa rin ng NCF. Backcourt violation. Seconds remaining. Both teams have 3 team fouls. Hermoso! Dribbling the ball! Pinatay ni Okpay ngayon na kay Tanoy, Cabaez! Tanoy, try for 3, no! Fake! Hermoso pumasok, wala! Cabaez, assist! Last 11 seconds na lang, folks, and lamang pa rin UNC, pero pangkonti-konti, humahabol ang Ateneo Golden Knights against Tigers. But it's a bad call na magka-foul ang Ateneo. Ito, isang malaking kawalan rin kung magkakaroon ng 5 fouls si Hermoso. Oh, delikado kasi Hermoso being one of the fastest player of Ateneo is also one of the key players na aangat sa kanila for this Ito ang pag siya ang isa sa mga pag-asa ng Ateneo sa mga fast break na yan para makapuntos because of his agility sa court. And masyado delikado kasi wala na iba natapat sa Ateneo team kay Hermoso in terms of speed. Samantalang Tigers, makita natin natin si Barde and Kiliano. Pumasok pa rin yung 2 points sa pag-end ng third quarter para sa NCF. Magbabalik po kami para sa fourth quarter. Thank you.
Okay, we're back on the game for the fourth quarter. Mga kaibigan, magandang gabi po ulit. Game 2, Ateneo versus NCF for the finals. So, Brian, so far in the game, ano sa tingin mo, strategy-wise, ano mas appropriate na gamitin na strategy ng Ateneo for this ano last quarter of the game 2 finals? Siguro yung coverage ng bola at ang depensa nila sa mga jumper shots ng NCF. Yun ang kanilang problema kasi hindi nila kaya magkipagsabayan sa talagang man to man, hindi kaya magkipagsabay ng Ateneo. And kung narinig nyo po yan, nasa crowd of Ateneo cheering on for the team. Tria foul. Ito na po, ipinasok ni Coach Noli si Tria, na alam natin na malaki ang maiko-contribute sa mga 3-point shots. And by the way, si Tria po, awatan niya, the foul line. Oo, na-foul si Tria. And you go to the foul line. Mic test, 1, 2, 3. Si Mendoza. Opiana. Pumasok. Wah! Iyan ang aba ang sinasabi ko dahil kahit maliit ang player ng NCF pumapasok sa mga malalaking depensa ng Ateneo. And ito rin ang naging problema ng Ateneo is habang tumataas ang score ng NCF, saka rin ang moral ng NCF ay tumataas at lumabas sa Ateneo. Siguro magandang strategy ng Ateneo ng gamitin ito ay to keep their morals up para ang pressure ay hindi nila ma-feel. Okay, kung feel na sila ng pressure, delikado sa kanila. Oh, para hindi sila maapektuhan sa laro. Alam natin na every coach siguro ang masasabi, focus on the game para manalo. Ibigay ang lahat. And nasa foul, by the way, called by referee, si Fernandez po on the foul line for Ateneo. NCF crowd taunting him desperately, failing to do so. Going for the second free throw. We know gawin isa sa... Si Fernandez, one of the magaling sa free throw, si Gawin. Yes, as we've said before, siya po ang 12th round of game po ang siya ang nagpapanalo sa Ateneo. Well, a slip there by Herminio, but they recovered the ball quickly. Buti na lang maingat pa sa Herminio doon kasi kung napamali siya sa landing niya, that would have resulted into an injury. And delikado sa performance niya. Oo. Mahirap pagka-injury sa isang laro. Lalong-lalo na kung finals. And especially kung walang foul out. Na-injury ka, napadrinas ka lang, nahalas or... Natulas. Big block there by Gawin. Good. Foul si Tria. Second personal foul. Siguro first. First personal foul. Ito po. Si Herminio sa foul line para sa NCF. 51-39. Herminio not having a good day in the foul line. Naapektuhan masyado ng pag-taunt ng Ateneo crowd against him. Abante pa rin ng 12 points ang Tigers. Ayun, pumasok rin. That's one out of two. Substitution. Pumasok si Bindam and Scanlas. Pahinga muna sa bench. Ito, pabalik na rin si Santos para sa Ateneo. Mendoza. Mendoza. Kung nakita niyo sa camera, grabe ang
physical contact niya kay Delfino. Santos again! Basket foul! Ito, isa sa mga nagpapangat sa Ateneo ngayon, ang mga counted fouls courtesy of Santos. I would really like to see that makaabot sa point ng Ateneo, nakahabot score ng NCF. And they do just fine, but they go on from that. Gusto makita ang gameplay ng NCF and Ateneo, pang equal score nila kasi both are pressured. Eto to, pagunti-unting numipis ang labang ng Ateneo ng NCF, unti-unting lumalaki ang pressure sa side ng NCF. Pero medyo madali ata yung pressure na yan because nakascore na naman ang NCF. Counted foul. Coliseum sa Kilyo. Third personal foul ni Fernandez. Medyo delikado kung ma-foul out si Fernandez sa Ateneo. Estingor with a rebound. Bawi-bawi ang bola. Oo. Oh. Sinalit siya yung mga matatangkad na player ng Ateneo. Kahit ako, kaya kong mag-rebound, sabi ni Stingor. Maganda sana reverse layup yun by Herminio of NCF. Na-block si Delfino ni Magalong pero lumabas ang bola. Kabala. Magalong, correct siya is Magalong. Oh, Magalong. We apologize for that. It's Magalong. Going for two. Ito. Nagiging close fight na. Ang laban with 7 minutes 14 seconds remaining. 54-44. Abante ng sapo ang Ateneo. Bilog na bilog po ang bola. This can go both ways. Pwedeng manalo ang NCF or pwedeng matalo ang Ateneo. Nalamang na lamang ang NCF against them. Estingor! Wala! Umiikot si Delfino for 2 points! Kung isang shoot nakapasok is a boost to the morale of Ateneo. Nakita natin tumataas ang energy ng Ateneo, nag-pick up ang momentum and kung makita natin ang NCF medyo naging seryoso sa laro nila. And yan, nagkakaroon ng initan between players. Binigyan ng technical foul si Gawin Fernandez. Siniko siya. Siniko niya si Stingor kasi nga natawagan ng foul si Gawin Fernandez. Pero nagreklamo si Gawin. Ngunit aksidenteng nabanggaan ni Stingor. Pero nasigo, siguro natala lang emotion si Fernandez dahil na rin sa free throw. But he apologized. Good for that, sportsman. Good sportsmanship. Yan example of sportsmanship. Ito ang kagandaan. Fernandez of Ateneo. Ito ang kagandahan sa sports na to. Talagang hindi nagpapadala sa'yo. Siguro nadadala sa emotion pero in a split second decision. Pero after a while, talaga nag-apologize. Traveling violation, courtesy of Herminio. Eight points na po ang labang ng NCF against the Golden Knights. 6 minutes, 21 seconds remaining. 54 against 46. And we have Santos to the ball for Ateneo.
medyo nahirapan i-maintain ni Delvino El Santos ang bola against the NCF Estigon and of course Magalom. 66 minutes 3 seconds remaining. Marami pang oras. Wala, pumapalya na ang mga jumper ng NCF. Tabogos Ateneo. Kung nahalata natin, may limap sa ano sa team ng NCF, which is Magano number 12 of NCF and of course Estigon. Ginagamit nila ang combo nila with speed and height. Si Estigon being magaling sa 2-point shot and si Magano with 2-point shot and Estigon with speed. 7 seconds violation. Estigon with the ball. Pass it to Piana. Back to Estigon again. Lumusot. 2 points. Walang nagawa. Ang depensa lang Ateneo. Well, nga sabi ko, maganda ang team up ni Magalong at Estigon. Estigon, isa rin sa pinakamabilis na players ng NCF. Nakakalusot siya palagi sa mga tall players ng kalaban. Especially sa Ateneo na ang height advantage nila ang ginagamit nila against the NCF players. Magaling na lumusot si Estigon against them. Parang magkapatid kung sumuporta si Magalong at si Estigon sa isa't isa. Parang magkapatid. Double toss out of bounds! Yun na ba sinasabi ko, pag na-stress ka or na-pressure masyado, hindi mo makalculate kung gano'ng kalakas or gano'ng kalakas ang pwede ang binibigay mo pagpasa ng bola. Yung adrenaline rush na okay, tinatawag. Time out, hindi naman ako time out. Nakala ko time out, never mind. 48-56, 8-point lead. Opiana with the ball. Mahanap ng palulusunan. Sagilio with a jumper. Pumasok. Back to 10-point lead with 4 minutes 37 seconds remaining. Ateneo only has 4 minutes 37 seconds remaining para makahabol the score ng NCF, which they badly need. Hindi pwede nag-exchange ng scores ng dalawang team kasi hindi yan favor sa Ateneo. Back to 8 points ulit ang lamang ng NCF, 50-58. Kahit papano, with that lead, kailangan pa rin mag-ingat ng NCF. So far, wala pa nag-foul sa kanila for the last 6 minutes. Out of bounds, NCF ball. Sanoy, complaining na dapat sa kanila ang bola. We have 1 second at the shot clock. NCF crowd again taunting the Ateneo team. Okay po, ang bola nasa Ateneo ngayon. Malapit na tayo pumasok sa last 2-minute mark with only another 2 minutes para para makapunta tayo sa puntong yun. Ateneo lead, bad leads, makahabol. Yan ang tinatawag, yan ang sinasabi ko. 6-point lead na lang ang NCF. Tumataas ang pressure sa players ng Tigers. Magalong says he will shine this night. Time out. Ito ang Magalong na nakita natin sa elimination round. Talagang nag-shine ng Magalong. We'll be back, folks.
Okay, we're back. 3 minutes 31 seconds remaining. Ang lalalabi sa fourth quarter. Si Ana, pumasok ang bola. Now, si Mendoza. 6-point lead again by NCF. 3 points, pumasok. Coliseum, parte. Talagang mainit-init ang larong ito ngayon. Tagsitayuan na po ang players ng Tigers. Nabaliktad na po ang sitwasyon. Foul was given to Niera. Minutes 42 seconds remaining. Lamang pa rin po NCF by 7 points against the Golden Knights. At na po, 18 to fall. Parte, one opening. Parte against Fernandez. One free throw ang ibibigay para sa NCF. Para kay Herminio. Pwedeng mabigyan ng technical ang coaching staff ng Ateneo. I'm sorry, Brian, can you update me kung anong nangyari kanina? Because medyo hindi ko nakita, medyo malabo. Parang na-foul lang isang player ng NC ng Ateneo bago pa matapos yung buzzer. That's the last pagtalo thing ni Herminio. Pagtalo ni Herminio, parang nahawakan na siko ata. Di natin makita ng malinaw dito sa pwesto natin. Ibinigay po ng mga referee ang bola para sa Ateneo. Medyo na-clear up na ang misunderstanding between the referees. As yun na, buti nilang meron tayo. It's good na ito talaga ang referee para kung nakita na isa, di nakita na isa, pwede gawin din para gawin sa information kung sakali may misunderstanding. That's a clear 24 shot clock violation. Penalty na para sa NCF. Dapat na mag-ingat ang NCF. Every foul, may kapalit ng free throw. Ito naman si Fernandez. Kung makita natin, isa si Fernandez sa mga ang sinasabi na natin kanina, talagang magaling si Fernandez sa free throws. Unang free throw, numimpis. Numimpis. Nakikita niyo po ang NCF crowd. Sinasabi, wala yan, wala makapasok. Fernandez trying to drown out all these pumasok ang isa. All these noises. That's one again, one of two. Score is 63-57. 6-point lead by the Tigers. Malapit na po tayo sa last 2-minute mark. Last 2-minute mark, Mendoza pumapasok. Wala. Yan na po, nakol na po ng last table. Last 2 minutes na po for the game. This is a do or die na sa Ateneo and of course, the Tigers. Gawin Fernandez with the ball. He's well guarded by Saquillo. Foul! Basket count and a foul! Yes, as I sabi natin na bawal. Bawal! Ayaw na ayaw, iwasan na foul na NCF.
especially with Gawin being fouled. Ito na ang sinasabi natin kanina, ang fouls ng NCF. Kung maalala natin, penalty ng NCF. So ibig sabihin, mabibigyan ng free throw ang side ng Ateneo. But let's not forget also na Ateneo ay may 14 fouls na. Kung sakali makabawin sila, they'll suffer the same fate that NCF is suffering right now. So I guess ang ibig sabihin nito ay bilog pa rin ang bola. Kahit 4-point lead na lang ang NCF against the Golden Knights, marami pa rin pwede mangyari with this 1 minute 48 seconds remaining for the game. So let's take a little break, time out pa naman. Ateneo crowd, relentless, shouting to their team, go Ateneo, one big fight. That's the end of timeout, going po on the foul line. Foul by Ateneo. Kaya sinasabi ko kanina na ang the last thing that Ateneo wants is another foul kasi magpapenalty rin sila, suffering lang ang same fate ng Tigers. That's Opiana. Opiana. Yeah, that's Opiana on the foul line for the Tigers. Dalawang free throw. Pumasok po ang free throw ni Opiana. That's one out of two. Meron pang isa. 5-point lead. NCF with 1 minute 44 seconds remaining. That's a lot of time. That's a lot of time para marami pang mangyari between the teams. Talagang disinilo si Opiana. Makapuntos. Paka free throw niya. Hinaabol niya agad ang bola. Fernandez o Hermoso? Hermoso to Delfino. Pumapasok. Wala, Elinowa. Opiana with the ball. Binatagoy sa git. 11 seconds remaining. Lamang pa rin ang NCF with 5 points against the Ateneo Golden Knights. Medyo delikado ang position ng Golden Knights kayo laki sa Tigers. Pumasok si Herminio, pinasa kayo Piana. Pumasok rin jumper. Wala. Rebound ni Ana. Hermoso. Fernandez with the ball. And a foul. Foul. Call the referee. Dalawang free throw for Fernandez of Ateneo. Hope na kita natin intense na. Last 20 seconds ng laro. Lahan natin, 50 seconds remaining. Talagang ang pressure tumaas para sa NCF. Mabibigyan ang free throws si Fernandez. 59-64. Natin ang progreso ng Ateneo against the Tigers. 3-point lead na lang ang NCF against the Ateneo. With only 40 seconds remaining. Take note, 40 seconds remaining to make a difference. The last thing. Count and foul! The last thing that Ateneo needs is a foul. And a basket count. Yun. 66-61. 5-point lead again.
sinabihan ni Sakilio, si Herminio, na kahit isa lang na free throw ang pumasok. Okay na yan. And take note, si Herminio, magaling na yung sa free throws. Kaya medyo delikado yung position ng Ateneo ulit. We'll see, kasi nga, nasa pressure, may pressure pa rin. 1.3 throw lang nga pala to. Timeout! Timeout ng Ateneo. Oo. Okay, we're back to the ball game. Herminio in the foul line. Abangan natin kung makakapagtala pa kaya si Herminio lang. 2 points. Yeah, isang ano yan? Isang free throw lang. Isang free throw lang. Oh, isang free throw lang. Binigay. Delfino. Fingers crossed, everyone. Santos. Pukusin natin na yun. Pasok na point. 27 seconds remaining. 4 points. 4 points lang, NCF. Nag-foul si Delfino. Delikado ulit sa Ateneo. Dapat big mistake si Delfino ang mag-foul. Oh, hindi niya dapat ginawa yun kasi that's a risky move. Kitang-kita namin yun. Hindi yun pwede masabing technical lang. Note, that's Herminio on the foul line, again. Malakas! Malakas! Malakas tumapon ang bola si Herminio. Nag-feel niya na, pressure. Oo! Malaking pressure! Fernandez with the ball for Ateneo. Nakagaw ng NCM! Foul! Foul again for Delfino! No! Goal 6. Delfino! Ah, foul ulit ni Delfino. Sakilio! On the foul line. Oh, oh. Goodness! Delikado na ganyan si Sakilio. Kami po, dalawa rito, habang nagko-commentate, talagang na nadadala sa emosyon. Emosyon na pinapakita ng crowd ng ano, voting. Oh! Nakikita natin ang NCF players na nadala ng pressure ng Ateneo crowd. Medyo namimimbis ang tira nila. 66-63, 3-point lead by NCF. 22 seconds remaining lang. Ililuwa ang bola. Kailangan na isang 3-point para mag-overtime. Hermoso for 3. Wala! Kailangan ang foul. 1 point. And that's the technical foul! Foul ng NCL pagkaya sa Ateneo. Ay, correction, timeout pala. Timeout. Sobrang pagkagulo sa Coliseum, hindi ko na malaman kung timeout or foul ang tinatawag ng referee. Nag-timeout, bola ang NCL, ano? Bola, ay, Ateneo!
Oh, so makita natin. Possible na lang na panghabol ang Ateneo sa overtime or a 3-point shot panglamang sa NCF may 1 point. Kung sakaling makapasok ang both free throws na ano, NCF. Parang walang free throw na ibibigay. Ito lang sabihin ko before matapos ang game. One hell of a fight between the two teams. Time out. Backward violation. Free throw. Free throw. UNCF. Nasa foul line po si Barde para sa free throw. Uy, delikado. Barde rin to, pero parang nakita rin natin na under pressure rin siya. Na-stress rin siya sa ano sa laro. Hindi nakapasok. Ateneo will do the rebound here. Pag nakapasok ang ball possession mapunta sa Ateneo. Kung sakali mapunta sa Ateneo ang ball possession, pag ang 3-point shot ang Ateneo at bumasok, panalo sila. Sila ang champion. Gawin with the ball! Ball possession for Ateneo or NCF. Hindi natin alam. Nagtalo pa ang coach. Only point 19 seconds remaining. Parang may na-injure ata sa court. It's Tria with the injury. No. Magkakaroon ng oras sa atin. Pero that's... They reset the time for point 25 seconds. Magkakaroon ng chance ang Ateneo. Pero that's a very, very slim time to have 25. Pagpasa ng bola, dapat diretso na for 3 points. Calling it slim is very big understatement. It should be very, very slim chance na manalo ang Ateneo. Oh. Mukhang nagtatalo ang ano, statistics side na coach ng Ateneo and NCF on the technicalities kung ano ba talaga nangyari. They're arguing about the time. Very, very intense po ang laban lang ito. 1 point lang kasi. Free throw ang hinihingi ng Ateneo side. Ang NCF, ginugusto nila ay ball possession lang for Ateneo. So which one will it be? Free throw or ball possession? Free throw or ball possession? I guess it's decided it's a ball possession. Ball possession para sa Ateneo. Yeah, one for three. Wala! Wala! It will miss. We will go to game 3. There will be a game 3. Game 3 po. 65-66. NCF got the one game 2. Game. One big fight. Nahulog ang mga trophy. Oh my God. Nahulog ang mga trophy. Panalo na NCF. Wala lang game 3. Merong game 3. Ah, merong game 3. I'm sorry. May nabahala kasi ako sa awards na pick, you know, labas. May one game pa. Exposure. May one game pa? Pero ka na mahibig.
nakataan, nakalive. Nakalive, hindi ka mo nakakalive yung ano, ito automatic video nila. Mayo, may pakaya ka rin. May pakaya, pero all right, there you have it, folks. The NCF for Game 2 of the Nagas City Intercollegiate Basketball Tournament right now. And, of course, you're watching this live right here at the JMR Coliseum. And there you have the NCF Tigers on your screens right now. All right, we now have the NCF hymn. They're now singing the NCF hymn right here at the JMR Coliseum. NCF is your clear winner for Game 2, we have Game 3 on Friday, 6 p.m., same time, same place, right here at the JMR Coliseum. NCF wins for Game 2. Game 1 is Ateneo. Game 2, NCF owns it. And Game 3 is the make or break for both teams right here for the championship games for the Naga City Intercollegiate Basketball Tournament. 66-65, NCF wins by 1 point against there you have the Ateneo hymn right now. There you can see Ateneo on your screens. There you can see the Ateneo team right now. Golden Knights. Brian and Emin are out there on the court right now assisting our production staff right now. We now have the all right, folks, we also have Mayor Jen Bongat over there. And, of course, the coaches right now. All right, it's been a good fight. It's been a good fight right here at the Jesse M. Robredo Coliseum right now. NCF owns Game 2. While Ateneo owns Game 1, which means that we will have Game 3 on Friday, 6 p.m. right here at the JMR Coliseum. This IM Multimedia TV's special coverage of the